yung video na ni-retweet or ipinost ni Teddy Casino na siya daw, si Inday Sara daw, pinasara yung kalsada, dadaan lang siya. Tinan mo ah, tinan mo. Ano yung kanilang pinalalabas? Sobrang VIP naman ni Inday. Parang pinalalabas nila dito na napakayabang naman ni Inday. Diba? Yan ang pinalalabas nila dito eh. Ganun ba siya ka-importante? Vice President lang siya, pasasara niya yung kalsada. Napaka-importante naman niya. Oh, pero hindi nila nasisilip, na si BBM, nood ng karera. Si BBM, pasyal ng pasyal. Tapos ito, kung halimbawa man na sa Inday ito, ah, hinarang lang para makadaan siya. Ginawan na nila ng eksena. BBM nga, kakamayan mo lang nung ano, kampanya, eh, hinahataw-hataw yung mga kamay ng mga mga tumatangkilik sa kanya. Kung makikita mo, part ang media talaga. Netong mga black propaganda kay Inday Sara. Tingnan nyo anong balita since last week. Ha, anong balita since last week? Ang mahal ng kamatis, sibuyas, bawang, mahal ng bigas, mahal ng baboy, mahal ng itlog, taas ang presyo ng bilihin, maraming pagnanakaw sa NAIA, ang daming mga drogang nauhuli. Anong binabalita nila na paulit-ulit hanggang sa, sabi nga eh, hanggang sa mauta ang tao. Ayun, si Inday Sara, confidential fans ni Inday, hindi sumasagot si Inday. Si Inday ay binatikos ng kongresistang ganito. Si Inday ay ganyan. Puro si Inday. Ah, nagkataon pa, may nanampal na teacher, namatay yung estudyante, o di, pati DepEd, Inday, yung mga teacher mo, akala ko ba magaling ka? Ganun na naman ang ano nila. Kaya nga, alam nyo, yung dyan sa, ano na yan, yung sa DepEd, yung nanampal na teacher, yung nangyari dun sa bata. Alam mo, sinabi ni ano eh, sinabi ni, tawag dito, ni Fortune, na mukhang may something. Parang yung bata hindi yata namatay doon sa sampal. Kasi may mga kulang doon sa na steps na ginawa. Doon sa kanyang death certificate, sa ganito, sa ganyan. So parang medyo nagdududa sila. Ah, tapos ang peg ng magulang ngayon na namatayan na bata is parang may takipan sa eskwelahan. So pag eskwelahan equals DepEd equals Inday Sara. So sabi ko patay, kay Inday na naman ito maididiin. Mamaya, sasabihin nila, antapang kasi, matapang kasi nilagay na DepEd eh. Yung DepEd, nananapak ng sheriff eh. Kaya ngayon, yung mga teacher niya, nananapak na rin. Hindi nyo nakikita, hindi nyo napagtagpi-tagpiin nyo yung mga pangyayari. Sabay-sabay na lumabas yan. Ngayon, sabay-sabay. Posible, di ba? Posible. O, sige, play muna natin tong dyan sa trap. Sara Duterte na maimbestigahan ang isang viral video kung saan nabanggit siya bilang dahilan ng pagsasara ng Commonwealth Avenue. Itinanggi niya ring dumaan siya roon kaya umakso na ang Quezon City. Nakatutok si Ian Cruz. Sa video na ito na kumalat online kahapon, nakaharang sa westbound lane ng Commonwealth Avenue ang mobile car ng QCPD. Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. VP Sara. So sinara niyo yung Commonwealth para dumaan si VP. Po, dadaan lang to, cross lang po, cross lang po. Wow. Cross lang po siya sa kanila po. Cross si VP Sara, sinara niyo Commonwealth. Ang lalaking kausap ng pulis, sinabi pa ang nakuha ang impormasyon sa mga nakahintong motorista. Si VP Sara, tatawid, kaya tumigil muna tayo. Wala pang impormasyon kung kailan nakuha ng video. Pero sabi ng Office of the Vice President sa isang pahayag kahapon na walang kinalaman si Vice President Sara Duterte sa insidente sa kumalat na video. Sumulat ang Vice Presidente kay QCPD Director Brigadier General Redrico Maranan kaugnay sa viral video. Iginiit ng Vice na hindi siya kailan... Makikita mo yung tao, hindi siya sumakay sa sasakyan. Yung tao, wala siyang kasama. Ano yun? Bigla na lang nandoon siya, sakto. Naipit siya ron, sakto. May cellphone siyang hawak. Tapos siya lang naman yung nagreklamo, pumunta pa sa polis. I mean, who would do that? Ako, maraming mga pagkakataon na naiipit din ako sa ganyan dahil hindi pa nga VP yun eh. Kucha, alam ko mga kung sino lang yung mga yun eh, pero pinahihinto ka ng mga highway patrol group kasi dadaan yung kung sino man yung hinayupak na yun. Pero kahit gano'ng kainitin ang ulo ko, hindi ako bababa para tanungin yung pulis na sino? 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 Hindi ba? Tapos hanggang ngayon,
itong QCPD, hindi pa rin naman nila sinasabi kung sino yung dumaan. Ang punto kasi dito, ganito. Pwedeng merong someone from, let's say, kung sino man ang gumagawa nitong kabulastugan na to, called the QCPD, and the QCPD called kung sino yung pinakamalapit sa area para gawin yan kasi may dadaan, kasi inutos eh. Siyempre, alam mo, ako bilang isang sarhento, hindi ako gagawa ng isang bagay na walang utos ng mga superiors. Kubuti sa ano kung general yun, yung tinatanong na yun, eh hindi eh. Mababang rango ng pulis, sir, sarhento eh. Sarhento ba? Oh, so ibig sabihin, may nag-utos sa kanya na gawin yan. Oh, saktong-sakto naman, nung ginawa niya yan, bigla, kasi makikita mo, siya lang ang nandoon. Walang ibang pulis. MMDA na yung iba. So, ang ginawa ngayon, oh, may po lumapit, naggawa-gawa ng ganyan, sabay umalis. Naggumawa ng eksena na hindi naman binili ng mga tao. Oh, so, ngayon, yun yung nakikita nating conspiracy. Hindi yan gagawin ni Kuya kung walang nagsabi sa kanya na gawin niya yan. Now, si Kuya na gumawa lang ng trabaho niya dahil nga inutusan siya, siya pa ngayon ang natanggal sa pwesto niya. Sana, in-interview si Kuya o kaya siguro baka kaya siya tinanggal para itago na siya. Hindi na siya makausap. Kasi pag na-interview mo yan si Kuya, Kuya, sino ba kasi nagsabi sa'yo na si BP Sarang dadahan dyan, inasa Mindanao daw? Siyempre, sa magsasabi yan ng mga pangalan, siyempre, yung official ko, yun nandun sa stasyon, yun sa Karami, yun nasa Senado, nasa Congress o kung sino man yung nagutos sa kanya, lalabas. O nasan na ngayon si Kuya? Na-interview na ba? Hindi pa. Tinanggal na nila kagad. So, kawawa si Kuya kasi baka mamaya sumunod lang naman talaga siya sa utos, tapos kung ano yung information na binigay sa kanya nung kausap niya, si BP Sara yung sinabi. Siyempre, alam nga naman gagawa ko ng story. Ay, pahihintuin ko to. Pagtitripan ko yung mga dumadaan sa Commonwealth, harang ko yung mobile ko. Tapos sabihin ko sa kanila, dadaan si Inday, trip ko lang. Pwede bang ganun? O kaya, halimbawa, kung halimbawa si Teddy Casino, halimbawa lang ha, hindi ko sinasabing totoo, si Teddy Casino, tropa niya yung pulis, sasabihin ni Teddy Casino sa kanya, uy, psst, may tao ako dyan. Iharang mo yung kotse mo ha. Tapos sabihin mo, dadaan si Inday Sara, mabilis lang to kuya, mga wala pang 10 minutes. Gagawa lang tayo ng eksena. Tapos gagawin ni Kuya yun, o, di ba? Pwedeng ganun, pero malabong-malabo yun. Maaring, kasi kung ako pulis, di ako susunod sa'yo. Ano ka ba? Ikaw ba susunod sa akin? Ako autoridad eh. O, mag-uutos dyan, it's either mas mataas sa kanya or nabudol talaga tayo lahat. Lalo na't kung hindi, kung siya'y napag-utusan lang, tapos ngayon, hindi na siya matagpuan na dapat tinatanong yan. Kasi ang si Inday Sara, ano nagalit siya, sabi niya, imbestigan to, I need answers. Ay lang, eh ma'am, inano po namin, tinanggal na po namin sa posisyon. Pucha, hindi ko gustong tanggalin yan. Ang gusto ko malaman kung bakit niya binanggit yung pangalan ko, sino ang nagsabi sa kanya na ako dadaan dyan. Nag-request ng assistance sa QCPD para ihinto ang trapiko sa Commonwealth Avenue para sa kanyang convoy. Hindi lang daw nakakalito ang mga sinasabi sa video. Maling mali talaga. Kinokondin na raw ni Duterte ang anumang hakbang na nakakaantala sa pang-araw-araw na buhay at kapakanan ng mamamayan. Dapat daw imbestigahan ng QCPD ang insidente at papanagutin ang mga responsable sa kanilang aksyon at itama ang maling impormasyon at isapubliko ang tunay na dahilan ng road closure kasama ang pagkakakilanlan ng VIP. Ayan ha! Oh. Quezon City! Sinong mayor ng Quezon City? Si Belmonte! Di ko sinasabing si Belmonte ang may kasalanan niya na, pero sa pagkakaalam ko, si Belmonte, Liberal Party. Ha? O, kayo nang bahala magtagpi. Humiling din siya ng public apology mula sa pulis sa video at sa QCPD director. Humihingi sila, inahanap kasi nila yung tao. Ha? Sana ba yung tao na yun? O, dapat makakita yung tao na yun, matanong siya. Malamang sa malamang, tinago na nila yan. Tapos sinabihan na, pucha, huwag kang aamin kahit anong mangyari. Ha? Kahit anong mangyari, huwag kang aamin. Ha?